my God, hindi ko na alam ang sinasabi. Sa tagal ko nang hindi nag-vlog, hindi na ako marunong mag-intro. For today's video, isi-share ko lang yung mga binili ko sa SHEIN. It's about SHEIN haul, nandiyan mo sa title. Ayun, hindi na ako marunong mag-intro, so mag-start na din agad tayo. So, actually, hindi ko ina-expect na maganda yung quality nito. Size, I think size small to. Next is itong bucket hat. One size lang siya. Paano feeling ko nag-ano ako online sale? Super saya ko sa purchase ko na to kasi hilig ko talaga sa bucket hat. Lahat kasi ng mga nabibili ko is hindi kasha sa akin. Parang hindi na rin ako umasa na magkakasya sa akin, pero kasya naman siya. Next is itong oversized graphic tee. Ang kinuha ko is size medium. For size reference, size extra small ako. Yung weight ko is 98. Waist ko is 23, 24, ganun. Maximum na yung 26. Pero ito, kinuha ko medium. Kasi gusto ko yung talagang parang oversize. Yung talagang malaki. Pero kahit hindi naman kayo mag-size up, itong skirt. Black skirt lang siya na fitted. Size extra small. Sa mga skirt kuha ko is extra small. Pero yung ibang pangbaba, kinuha ko is size small. Para medyo baggy siya. Since gusto ko nga yung fitted skirt, sinakto ko siya sa size ko na extra small. Ito naman, skirt ulit siya. Size niya is extra small, pero medyo malaki siya sa akin. Hindi naman yung OA na OA, pero hindi siya katulad ng fit ng skirt dito. Medyo iba yung fit nito. Medyo malaki, medyo maluwag ka nun. Actually, hindi ako nagaganitong top. Pero dahil nga sa mga nakikita ko sa Pinterest, tapos alam ko, naging uso din to. Ngayon, hindi ko na alam. Pero dati, alam ko, madami nagsusuot ng ganito. Parang sabi ko, gusto ko itry. Tsaka yung color na cute. Pag tube or sando lang, tapos lalagyan mo na ito, okay nga. Ito na yung pinakamaliit na size nila, small. Sa mga tops, yung mga kinuha ko is small or extra small. Kung may extra small, pero kung wala, dun sa small. Pero pag gusto ko yung mga baggy, medium na yung pinaka-maximum size na kinukuha ko. Ito yung isa sa favorite kong purchase, itong pants. Kinuha ko is size small, merong extra small, pero kinuha ko is small kasi gusto ko yung medyo baggy. Ito, hindi ito kasama sa purchase ko, pero ano siya, free bag lang siya. Quality niya, manipis siya, pero hindi naman siya see-through. Small din siya, nag-size up ulit ako. Medyo maluwag siya sa akin, pero kumuha naman ako ng belt. Hindi ako takot mag-size up kasi kumuha ako ng belt. Super natuwa ako sa belt na to kasi pag may belt ako, palagi ko pang kailangan butasan, kailangan ko pang sirain kasi nga malaki pa rin sa akin. Like yung butas niya is hindi pa ganun kasikip. Pero itong belt na to, para talaga siya sa mga maliit na katulad ko. Ayun, hindi ko na siya kailangan butasan. Kumuha din ako ng belt na ganito. Una, parang pinag-iisipan ko kung kukuha ba ako nito. Pero ngayon, super may problema ako minsan sa mga belt. Pero ito, hindi mo naman na kailangan siyang butasan. Yung mga belt, it's wala naman siyang sizes. One size lang siya. Next na kumuha ko is itong top. Size extra small siya. Ang ayoko lang dito sa top na to is masyado siyang manipis. Maganda sana kung may kasama na na parts yung top na to. Alam niyo yun. Next top is ito. So, dalawa siya. Ganito lang siya. Size extra small din siya. Ito. And ito. Actually, kung i-compare siya, para siyang quality din ng mga damit sa Forever 21. Next purchase.
is this skirt. Para siya yung color black, fitted din siya. Tapos manipis siya, pero hindi siya see-through. Size extra small, tapos euro size 34. Extra small din to. Ayoko lang kasi dito na part is tumataas. Doon din sa mga reviews, sinasabi din ng mga bumili na to na yung dito is tumataas siya. Naisip ko na parang ipipin ko to sa pambaba. Next is ito. Size extra small din siya. Tapos, ayun ko kung nakikita niya. Ayun, cute. Kinuha ko is medium. Euro size is 38. Kahit hindi na kayo mag-size up, okay lang kasi parang siyang oversized. Kumuha din ako ng sandals or mule. Mule ata tawag dito. Super cute niya. Nakaka-confuse lang kasi 35 yung size ko. Tapos nag-size up ako ng 36. Kaya nakalagay dito 36. Pero nakalagay pa dito sa baba 37. So hindi ako sure kung 36 ba talaga size niya or 37. Pero alam ko, yung order ako, 36 yung hinuha ko kasi 35 na yung size ko talaga. And nag-size up ako kasi nakita ko sa review na pag yung normal size yung kinuha nyo, parang saktong-sakto lang. Na-excite ako dito. Super cute din itong dress na to. Kinuha ko is extra small. Isa lang yung color niya. Alam ko ito lang yung color niya. Wala nang iba. Itong top na to. Meron siyang parang foam dito. Parang mag-ano nyo sa shoulder niyo. Size niya is extra small. Pero parang feeling ko malaki pa rin sa akin. We'll see. Next is ito. Super nipis niya. Pero hindi naman siya see-through. Size niya is extra small. Next is itong set. Itong set na to, size small. Kung may extra small, kinuha ko sana extra small. Pero yung pinakamaliit niya na kasi is yung small. Next naman is size extra small. 34 sa euro size. Nanipis siya pero hindi yung OA na nipis. This is baggy yung style niya. Hindi siya nakakairita na kahit magalaw ka, mag-stretch-stretch ka dyan, okay lang. Buti na lang hindi ako nag-size up sa pants na to kasi parang pag kinuha ko yung small, super laki niya na sa akin. Kaya importante din yung talagang nagbabasa kayo ng mga reviews and sure kayo kung anong size nyo kasi alam niyo yun, mahirap na yung pag magbabalik ka pa. Next is etong pang baba ulit. Para siyang paper-like pants. Kinuha ko is extra small, euro size 34. Meron siyang bulsa pero fake. Ako sa harap. Ayan. Totoo na. And malayo na. Yung last purchase ko is itong trouser size extra small. Color niya is khaki, I think. Tapos wide leg siya. Pero my God, nakita mo yung pagka wide leg nito. Huwag kayong magsa-size up kasi yung pagka wide leg niya. As in talagang wide leg. Yan lang. Thank you for watching. Nakakatamad panoorin. Maski ako parang tatama rin ako panoorin to. Pero ayun, shinare ko lang din kasi nabuboard na ako. Wala akong magawa dito. Namiss ko lang din mag-vlog. Please like and subscribe. Bye-bye.